matapos ang kanyang semifinal finish sa America's Got Talent, iikot naman sa US para sa isang concert tour ang Pinoy Pride na si Roland Abante. Dito naman po sa bansa, si Jada Avanzado may inamin sa naging real score sa kanila noon ni Darren Espanto. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Pause muna sa acting ang tinagurian na pambansang sad girl na si Jada. Ang focus niya ngayon ang kanyang singing career. Siyempre yung clarification ko po doon, hindi ko po iniiwan yung acting totally po. I think it's just a matter na mas prioritize ko lang talaga yung music ngayon. Pero ako, as I always say, if a good project comes along, who am I to turn that down? And I mean, at the very least, I'd consider it. Ang bago niyang single, The Right Lover, Wrong Time, ay tungkol sa isang kasama sa industriya. At kaugnay niyan, sa 1PH show na Christopher Minute, nag-isa tuloy si Jada. May something ba sila noon ni Can't Buy Me Love star Darren Espanto? Sa isang pahayag kasi, nabanggit ni Darren na naging romantic nga sila ni Jada before. Paglilinaw naman dyan ni Jada. Ulat ako, may nag-send na lang po sa akin na sinabi niya po yun. Pero totoo naman po yun sa sinabi niya na way back then, nung mga bata pa po kami, meron po talagang, kumbaga parang may feelings din po na nabuo sa aming dalawa. Nangyari okay. Po talaga yun. Pero yung sa, siguro sa decision niya in the moment, and I would say as well na parang gaya po ng sinabi ni Darren, hindi ko na lang din po parang i-elaborate o ibibigay lahat ng mga detalye. Pero it is true, and alam niyo po, parang naging close din po talaga kasi kami ni Darren dati. Like, he was very close and he was once really special to me. And to this day, okay naman po kami. Naungkat din ang sour past nila ni Francine Diaz. Po, matagal na din po hindi kami nag-uusap. Kumbaga, nagkaroon din po ng disagreement po sa aming dalawa. Dahil ba niligawan ni Seth Fedelin noon si Jada? Ito na lang po sabihin ko, no comment na lang po. From one singer to another. When a man loves a woman. Mula sa international stage to the happy newsroom ng News 5. Nagpasiklab ng talento ang trending America's Got Talent alum na si Roland Abante o Bunot. At dahil with great voice comes great responsibility, may inamin siya. Tatlong dekada na pala siyang hindi kumakain ng ice cream at halo-halo. What? Mga tatlong dekada ka na hindi kumakain ng malamig. Hindi na. Bawal na. Experience ko kasi, pag kumain ako ng mga malalamig, nawawala yung, meron ding boses, pero pag bumirit ako, hindi ko maabot. May good news naman si Roland. May US tour na siya this coming May. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Mga kapatid, ito po ang inyong K-Alaman Queen, Kalad Karen. Always remember na ang K-Alaman ay K-Yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. K? Okay.